Okay, isang magandang araw sa ating mga kapuso, kapamilya at kapatid sa larangan ng edukasyon. Ngayon po, papakita ko po sa inyo kung paano po gamitin yung ating widgets. So, i-open ko lang po yung aking browser. Type ko lang po dito yung copy-paste ko na lang yung bookwidgets.com. So, ito po yung ating website ng ating book widgets. So, ngayon papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng interactive activities para sa ating mga learners. So, ang una-una po nating gagawin ay mag-sign in or mag-register sa ating book widgets. Para sa ating book widget account. So, okay? So, sabi nga natin, yung book widgets ay isang library. Isang library ng napakaraming pwede natin magamit sa ating mga learners. So, by clicking this portion, yung my account, so kasi nakapag-register na ako, yan. So, kung mapapansin nyo sa taas, meron tayong we have temporary extended free trials period to 60 days. So, ibig sabihin, hindi full version yung aking account. So, click ko lang po ito. Yan. So, ito po yung panibagong window ng ating book widgets. So, kung mapapansin nyo, meron akong 59 days para sa aking trial. Then, ito po yung aking may widgets. So, mamaya, papakita ko kung paano gagamitin niya. So, pakita ko lang po muna dito kung ano po ba itong portion na ito about po sa ating upgrade to paid subscription. So, para makita po natin magkano ba yung presyohan nito. So, yan, napapansin nyo. Okay. So, para mag-idea, may idea ko yun kung magkano yung presyohan. So, mayroong $9 per month, $49. Okay. So, teachers group. So, yon. Okay, balik ko muna. So, itong portion na ito, ito po yung aking i-click sa pag-create ng aking interactive quiz at iba pang activities. Click ko lang po ito. Yan. So, kung napapansin nyo, ito yung iba't ibang library ng widget na pwede natin gamitin. So, meron kayo quiz. Yan. So, iba't ibang activities. So, napakadami niya po. Lalo na kung full version yung ating account. So, pero ang una kong gagawin ngayon ay ang pag-create ng quiz. So, pwede rin nyo i-click dito yung portion na ito. Ayan. Then, create new widget. Okay. So, click ko lang po ito. So, mag-sample lang po ako sa pag-create ng quiz. Click ko lang po itong portion na ito. Ayan. So, ito na po. Sa pag-create ng quiz, ang una po natin gagawin, syempre, lagyan lang po natin ng title. Halimbawa, yung topic ko is Araling Panlipunan. Okay. So, yan. Then, magkagawa na ako ng question. So, click ko lang to, add question. So, ito, may iba't ibang types tayo ng mga questions. So, mayroong text, yung multiple choice, multiple answer. So, yan. May fill in the blanks. So, mas marami po siya. Mas marami po siya. Compare dun sa, tingin ko sa Wondershare Quiz Creator. So, mas marami siya. Okay. So, ang kaibahan lang nito po, online po ito. Yung Quiz Creator. So, pwede po natin magamit ng offline. So, gawa muna ako ng sample questions. Ito lang muna yung multiple choice. Click ko lang po ito. So, ito na po. Maglalagay po ako ng questions. Pina-ready na rin po ako na sample ng questions. Okay. Multiple choice. So, ano ang uri ng anyong lupa sa bansang Korea? So, pinupi ko na yung selection. Para hindi na ako lipat na lipat. So, ilagay ko lang yung sagot. Ito yung tamang sagot.
So ginawa ko to para hindi na ako maglipat ng screen. Pwede nyo rin i-type. So ako, para madali, kinapipaste na lang. So yung right answer, dapat yun yung may check. Okay. So sa pababang portion, so pwede natin i-random yung ating questions para iba-iba sa iba't ibang estudyante yung mga choices. So pag sinasagot nila. Okay, dito yung numbering at yung score points. So number 1 o 1 point. Okay? So yan, so meron na akong isang tanong, click ko lang ito. Okay. Una ulit. Then another questions. Ngayon naman yung multiple answer. Gawa tayo ng multiple answer. Meron akong multiple answer. Copy-paste ko na lang. So, ito yung tamang sagot. At ito. Yung tamang sagot natin sa multiple answer is tropical at katamtama. So, anong klima ang nagdudulot ng magandang agrikultura? Okay. So, yan. So, sunod natin gagawing question. Another question, number 3. Ito yung ano ba mas maganda? The drug words into the sentence. Ito na lang. Okay. So, questions. So, ito. Nani-ready na rin ako. Copy-paste ko na lang. Then, yung kailangan natin ng distractor. Okay. So, yung right answer ito. Ito yung questions. So, dapat merong so ganito yung style ng tanong para pag preview natin ito, pakita natin yung preview. Okay, ito yung preview ng ating mga questions. Ayan. Okay, so ang gagawin lang i-drag dito. Okay, so kahit wala na pala ito dito. Preview natin, doble. Preview. Okay, so ganun lang. Okay. So yun, so meron na tayong 3 sets ng question. Okay. Balik tayo sa widgets. Ayan. So, ito na yung ating ginawa. Ayan. Then, ngayon naman, gagawa tayo ng activity katulad ng crossword puzzle. So, meron tayong questions. Crossword puzzle tayo natin. So, marami pang iba. Hindi lang crossword puzzle. May bingo card. May jigsaw. So, yan. So, crossword puzzle lang muna ang gawin natin ngayon. At ang mas madali natin. Okay? So, ito po. Paano ba gawin? So, ito lang. Title. Mga bansa sa Timog Silangang Asia. Okay? Then, i-click natin to para yung sa mga words. So, lagay tayo ng words din yung description. So, may sample na rin ako dito. Ito na lang. Okay, Philippines. So, idadrag lang natin yung kanyang kabisera. Yung pinaka-hint niya yung kabisera o yung capital. Okay, add. Click lang itong add ulit. Lang to.
Sige, Tip 3. Harap tayo yung masasal ito. Yes. Yan, so tapos na. So, click lang natin itong generate. So, okay na yung size. Generate puzzle. Tignan natin kung ano magiging itsura niya. Tignan natin yung preview. Yan, okay. So, ito na yung ating puzzle. Mga bansa sa Timog Silangang Asya. Click lang natin to. Then, magbibigay siya ng hint. So, kung napapansin niya dito sa side, yung hint niya. Yan. So, type natin Philippines. Yun. Then, halimbawa 4. Yan, yung hint niya, Thailand. So, ganun lang. Okay, so meron na tayong activity na crossword. Okay. So, yun. So, balik tayo dito. Ito na yung ating ginawa kanina. Okay, so ngayon naman, papakita ko kung paano siya i-share sa ating mga learners at kung paano nila sasagutan yung ating activity or quiz. So, click ko lang yung share portion na to. Okay. So, pwedeng by Google Classroom. Kung may Google Classroom po tayo. Or, click ko natin to para sa other option. Share option. Click to. Yan. So, pwedeng by sending to Google Classroom or yung QR code or sa email. At pwede natin i-share yung link sa teacher. So, kung sakaling may co-teacher tayo na same din yung tinuturuan, at pwede niya rin ma-edit itong ating questions. Okay, so ito yung ating link. So, ito yung ibibigay natin sa ating mga learners. Okay. So, kung sisend natin sa classroom, Google Classroom, pili lang po tayo ng section ito. Then send. Okay, maglagay lang po tayo ng due date. Click lang po natin. Okay, wala ang screen. Hindi pong send. Due date. Alam po ito. Then send. Send po sa aking Google. So, kayo naman, check ko yung aking Gmail. Google Classroom. Okay, so ito na siya. Activities natin. Yan. So, wala pa nakakasagot sa ating mga learners. So, mapapansin nyo rin dito. Ito po. Assignment. So, wala tayong makita na sample. Nung ating nakasagot na learners. Okay? So, ganun lang po yun. At ganun lang po kadali i-gamitin yung ating book widgets na application. Okay, so yun lang at maraming salamat. At sa susunod, pwede nyo na rin i-explore yung iba't iba pang applications na nandito, ang iba't ibang questions sa ating exam, at yung iba't ibang ito, types ng widgets. So, yun lang at maraming salamat at sana ay nakabihagi ako ng konting kaalaman pagdating po sa mga application na pwede nating magamit sa ating classroom.
Huwag po makalimutang mag-subscribe at mag-comment na rin po sa baba. Thank you at God bless po.